Ipinagpatuloy naman ngayong araw ang paghahanap sa dalawa katao na pinaniniwalaang nawawala matapos ang pagguho ng lupa dyan sa barangay San Luis sa lungsod ng Antipolo. Numpong kasagsagan na malakas na busang ulan dulot po ng bagyong Enteng at Habagat. Samantala, bahagya namang naantala ang ginagawang search and retrieval operation dahil po sa masamang lagay ng panahon. Kunin natin ang live report ni Erlo Bringas. Erlo, ano latest? Alex, kahit patuloy sa pag-ulan sa buong maghapon, ipinagpatuloy ng mga rescue team ang paghahanap pa doon sa nawawalang individual matapos ang naganap na landslide dito pa rin sa Barangay San Luis sa Antipolo, Rizal. Pero sa buong maghapon na kanilang pagsasagawa pa rin ng rescue efforts ay tila naantala dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan. Tuloy-tuloy ang ginagawang search and retrieval operation sa baga nawawala pa matapos magkaroon ng landslide sa Upper Banaba, Barangay San Luis, Antipolo, Rizal ngayong araw. Kabilang sa nangasiwa sa ginawang research ay ang Barangay San Luis Rescue Team, katuwang din ang Antipolo City Police Station at ilan pang mga non-government organization. Hinalughog ang bahagi ng lugar kung saan gumuho ang tahanan ng mag-anak noong kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Enteng. 5 ang napaulat na nawawala noong Lunes matapos ang pagguho o isang pamilya na nakatirik ang bahay sa taas ng bahagi ng nasabing lugar. Bayanihan ang ginawa na ng mga rescuer para matanggal ang mga debris mula sa bundok, kabilang dyan ang malalaking mga bato. Pero sa patuloy na search efforts, nasasamahan ito ng pagkakaantala dahil sa mga pagkakataong biglang lumalakas ang ulan. Kasama din sa naging search and retrieval ay ang K-9 units para madali ang paghahanap sa mga posibleng lugar kung saan naroroon ang dalawa pang nawawala. Ganun pa rin po yung sitwasyon po ng K-9. Doon pa rin yung lugar na inuupuan pa rin po ng mga aso natin. So parang lumalaki yung possibility na nasa ilalim ng katawan? Yes po, parang ganun na po. Kasi nung tinusok po nila nung marking nila, medyo pinapaamoy pa nila sa aso. Nandun pa rin, hindi pa rin umalis yung aso. Since day one, nakasama na yung pulis sa barangay po natin dito, kasama na po nila yon na nag-recover sa mga naunang na-recover po dito. Kwento ng mga residente, sa tinagal-tagal na nilang nakatira sa nasabing lugar, pero ang unang pagkakataon na nakaranas sila ng ganito kalakas na epekto ng bagyo. Ang mga bato na po yan, hindi po yan talaga dyan. Dyan po yan talaga yan sa mga bundok-bundok na po yan. Wala po talaga nag-e-expect na ganun po yung mangyayari. Kasi, opo, kasi syempre po nag-volume po yung tubig so sumabog po yung pader. Ang kaanak ng mga biktima na si Ian, hindi rin daw makapaniwala sa sinapit ng kanyang mga kaanak, kabilang ang kanyang ina. Ang inakala daw nilang normal lang na araw noong Lunes, mauuwi pala sa disgrasya. Carlo po, bumili po ng kape nung oras po ngayon. Pagbalik niya po, wala na po yung bahay. Inanod na po dito sa sapa. Hindi po kinaya ng pader, bumagsak. Ayun po yung rumagasa na tubig pababa sa bahay po nila mama. Sa bahay na bumagsak? Opo, dun sa pag-agos po nung napalitan po nung malalaking bato yung bahay namin dun sa kinatatayuan po dati. Mula umaga hanggang hapon, ipinagpatuloy ang search and retrieval operation sa bundok hanggang nagpasya na ang rescue team na sa baba naman na inog magpatuloy sa paghahanap. Pero kapag umuulan, pinapatigil muna uli ang paghahanap dahil sa posibilidad na magkaroon ng flash flood o kaya paglambot ng lupa hanggang sa nagdesisyon ng rescue team na itigil lang ang operasyon sa bundok maging sa babang bahagi ng lugar. Tuloy-tuloy yung ginagawang search and rescue operation dito sa ilan pang nawawalang pamilya dito pa rin sa Upper Bicutan sa Antipolo, Rizal. Pero ang problema sa lakas ng ulan ay tila pahirapan sa mga rescue team ang ginagawang paghukay dahil may posibilidad na lumambot ang lupa dahil sa mga pag-ulan. Bukas po, magkakaroon pa rin kami ng pakikipag-coordinate po sa bawat barangay na madadaanan nitong ilog na to. Yung panahon ng Undoy, ma'am, meron kami rin dito na nangyari na insidente na naanod. Doon po nakita sa pagitan ng San Mateo at Marikina po yung kadaver po. Ginawa naman po natin ang lahat para makita natin alang wala po. Sa sobrang katulad po nitong pag-ulan,
malakas yung ulan, tapos yung putik, napakahirap po. Mahirap talaga po mag-rescue sa ganitong panahon. Ipahaburon pa po muna yung tatlo. Habang wala pa yung dalawa. Hindi ko lang talaga po mapigay ng ligay. Masigasuhin ko po muna siguro yung tatlo po kasi matagal na rin po yung araw po na lumaki po yung ano sa Purinaria. Sa mga gusto lang po yung pumili. Kahit konti yung barang nila. Hindi walang wala naman po. Sabatala Alex, bukas ay pagpapatuloy yung search and retrieval operation ng mga rescue team sa iba na mga panig ng lugar dito sa Antipolo, Rizal. At posible rin nilang suyurin yung San Mateo River dahil sa mga history na nga daw na nagdaan o yung mga nagdaang mga bagyo ay nagkaroon na rin ng kaparehong insidente dito sa barangay na ito ay dun nila natagpuan yung mismong nawawala. At kabilang nga dyan sa susuyurin yung San Mateo River, yun nga at magbabakasakali sila na baka doon na napadpad yung dalawa pang hinahanap na mga labi ng mga biktima, Alex. Okay, Erlo, kamakailan nung Lunes ay nakausap natin si Relly Bernardo na siyang CDRRMO officer na naturang lungsod, no? At binabanggit niya na ilang sa mga biktima ng landslide dyan ay mga informal settlers at matagal na daw binalaan ng pamalang lungsod ng Antipolo na huwag nang tirhan doon. Ano ang sabi ng mga residente dyan? At patuloy pa rin ba na may mga nakatira pa rin ba dyan sa area na kung saan gumuho yung lupa? Well, Alex, yung dito sa Barangay San Luis ay talagang komunidad yung mismong taas na yon kung saan nakatira itong mga biktima. Sa tinagal-tagal na nilang nakatira daw doon ay talagang hindi nila in-expect na ganito na yung magiging sitwasyon ng tumama itong si Bagyong Enteng. Yung isa naman na pinuntahan natin noong Monday doon sa Barangay San Jose ay yun yung mismong mga lugar na nandun din sa taas, yung mga nandoon na nakatira ay ilang beses na rin daw binalikan ng barangay officials yung mga nandoon. Pero nung naganap na nga itong mga lands slide na ito dito sa dalawang magkahiwalay na barangay na ito ay yung ilang mga residente nagpasya na rin na lumikas na at kunin na yung offer ng lokal na pamahalaan na i-relocate sila doon sa mas ligtas na mga lugar, Alex. So ibig sabihin yan, considered as hazardous area na yan, yung pinangyarihan ng pagguho ng lupa? Yes, Alex, considered as a delikadong lugar na yung mismong area. Kaya gumagawa na rin ngayon ng plano ang lokal na pamahalaan, maging ang barangay, kung paano nila makikater yung mga residente pa na nakatira doon sa taas na ibahagi ng nasabing barangay para nang sa ganun ay hindi na maulit pa yung kaparehong trahedya, Alex. Okay, maraming salamat sa iyo, Erlo Bringas. Mata natin dyan sa lungsod ng Antipolo. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @net25tv.